Aminin mo man o hindi, pero baka isa ka sa mga nahihirapang maglinis ng bisikleta at hindi alam kung ano ang tamang diskarte o paraan ng bike maintenance. Kaya naman sa video na to ay ituturo ko ang pinakamabilis at mabisang paraan ng paglilinis ng bike. Inuumpisahan kong basain ang batalya at gulong para lumambot yung mga duming nakakapit. Okay lang bang mabasa ang mga parts katulad ng mga tornilyo? Baka kasi kalawangin pati na rin yung disc brakes. Ang sagot ko dito ay oo. Okay lang mabasa ang mga parts na yan dahil hindi naman talaga maiiwasang hindi yan mabasa. Yung tornilyo pwede mong sundutin ng tissue yan pagkatapos maglinis para masipsip yung tubig. At after nun, pwede mong lagyan ng konting singer oil para hindi kalawangin. At isabay mo na rin sikipan, baka kasi may mga lumuluwag na dyan kagaya ng rotor bolts, stem bolts at mga crank bolts. Mapunta tayo sa drivetrain. Kadena ang una kong nililinis dahil ito ang kadalasang pinakamadumi. Gamit ko ay ang 420 degreaser at ini-sprayan ko lang ito at hinayaan ng mga isang minuto para lumambot yung mga namuong dumi at maitim na lube. Lods, paano kapag may onti ng kalawang yung chain gawa ng ulan? Paano po ang gagawin? So ganito yan. Ako kasi agad kong nililinis yung bike dahil mataas yung acid rate ng tubig ulan. So kung ayaw mong mga lawang yung kadena mo, linisin mo na yan agad. Ganito naman yung technique na ginagawa ko kapag nililinis ko na yung kadena. Pinapatong ko lang yung brush doon sa pulley, tapos pinapaikot ko na yung drivetrain. Sa sprocket naman, ganito yung way ko para maglinis. So yung hinliliit ko, ilalagay ko lang doon sa spoke, tapos itatapat ko yung brush sa sprocket at papaikotin ko ulit. Sobrang effective nito, try nyo. Next naman ay ang gulong. Kahit anong sabon, basta bumubula, pwede na yan. Gamit ka lang ng mas malapad na brush para mas mabilis yung paglilinis mo. Required po bang sabunin ang rotor at caliper? At okay lang po bang mabasa ang mga ito? Ang sagot ko dito ay oo. Required na sabunin ang calipers at rotors para maalis yung mga langis na nakakapit dyan from time to time na ginagamit natin yung bike. Dahil yung mga langis at dumi na yan pwedeng maipon sa brake pads na magkukos ng mahinang braking power at malakas na tunog kapag nagpepreno tayo. Naka-square tapered ako, boss. Okay lang po bang paliguan at i-brush ng tubig yung bottom bracket? Hindi lang din tungkol sa bottom bracket, tungkol din sa mga steel parts at dun sa bearings. Di po ba papasukan ng tubig yon? Maganda yung tanong at ang sagot ko dito ay oo. Okay lang yung mabasa kapag nagbabike wash tayo. Ang hindi okay ay kung sakaling malulubog sa baha yung ating mga bisikleta kasi yan, papasok talaga sa bottom bracket na maaaring mag-cause ng pangangalawang at ayaw natin yung lahat. Huli kong nililinis ay yung frame set. Pwedeng gumamit ng sponge o kaya naman basahan para hindi ma-damage yung paint. Pero since meron akong bike skin, brush na rin yung ginamit ko. Pag steel ang bike, safe bang paliguan yan? Ang sagot ko dito ay oo, safe yan as long as papatuyin mo naman ng maigi at malalagyan mo ng mga langis yung mga tornilyo, kadena at sprocket. Ito naman yung blind spot ng kadena kapag naglilinis tayo ng drivetrain. So dito ko siya nililinis sa ilalim ng bottom bracket. Ayan, so tapos ko nang kuskusin yung aking frame set at agad ko na rin tong binabanlawan. Actually, wala naman talagang pagkakasunod-sunod kung ano yung gusto nyong unahing linisin sa bike nyo. Pero sa akin, ito yung pinakamagandang gawin. Una yung drivetrain, pangalawa yung wheelset, pangatlo yung frame set at pang-apat yung cockpit. After kong banlawan ang bike ay pinapagpag ko muna para matanggal yung mga nanonood na tubig. Tissue ang kadalasang ginagamit kong pamunas dahil maganda itong sumipsip ng tubig. Pagkatapos punasan at patuyuin ang bike ay nilalangisan ko naman ang kadena. At pupunasan ko ulit ng tissue para matanggal yung mga ekstrang langis na nilagay ko dito. Nilalangisan ko rin yung exposed na part ng shifter cable.
dahil naka-mechanical disc brake ako, nilalangisan ko na rin yung dulo ng mga kable. Kung naka-STI ka naman katulad ko, ay pwede mo ring langisan yung kable sa loob niyan. Hangga't maaari ay iwasang mabasa ang saddle at drop bar. Karaniwang synthetic leather lang kasi yung mga saddle natin at kung madalas mababasa ng tubig ay maaari itong magbitak-bitak. Sa drop bar naman ay may bar tape at rubber hood na iniiwasan ko ding mabasa ng tubig at ini-sprayan ko na lang ng antibacterial spray. Yung stem pinupunasan ko lang din. Mahalaga na malinis ang bisikleta para magamit natin sa mas mahabang panahon. Sa paraang ito ay maiiwasan din natin ang mga hindi inaasahang aksidente o aberya kapag gamit na natin ito. Ayun, so sana makatulong itong video na to para ganahan ka ding maglinis ng bike. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang subscribe button para updated ka sa mga next uploads ko.